Ang morning mass po ay is all about prayer and word. Amen. Worship. Worship, prayer, and word. Ito po ay panahon na talagang magpe-pray tayo, luluhod tayo. Kamakailan po may mga agam-agam ako kasi sabi ni Lord, di ba, sa Matthew chapter 6 verse 6, pag nagpe-pray ka, pumasok ka sa iyong silid, ikandado mo ito, no, manalayan kang palihim sa iyong amang hindi nakikita at ang Diyos na nakakita sa iyo, yung ating amang nasa langit na nakakikita ng ating mga ginagawang palihim ay gagantimpalaan tayo. May mga iba po, hindi sila ganun ka sold out sa prayer na kamukha nito in public, no? In YouTube, in Facebook, in social media. Kasi nga po, ang prayer ay iniisip nila, hindi mo pinaparinig. Tayo naman po, alam ng Diyos ang ating mga puso. Ang ating pananalangin, hindi para iparinig sa inyo at iparinig sa tao. Ang ating ginagawang pananalangin ay para itaas sa Diyos. Ang ating pagsamba, alam po kung yung ating motibo ay para lang tayo makilala, magmalaki, sayang lang po. No? Sayang lang at walang kwenta yon. Sabi ni Jesus, tinanggap na nila ang kalagantimpala. Kaya ang ating hangad sa ating morning watch is to encourage you to pray. Kaya nga sabi ko kanina, go to your secret place. Kami po mga facilitator, more than a facilitator, mga nagli-lead, naguguna sa inyo, to encourage you to pray more. Yung bang pagbaba mo sa iyong kama, luluhod ka na. Lord, tulungan mo ko mag-morning watch. Yung po yung ginagawa ko. Ano? Lord, Jesus, tulungan mo ko sa araw na ito. Tulungan mo ko makapag-pray. Tulungan niyo po kung maipasakop ko yung buhay ko sa inyo. Tuloy niyo pong marinig ko kayo. Tuloy niyo pong mag-pray ako, hindi para marinig ng mga nakikinig. Kasi pag tayo po'y nagpe-pray, hindi para marinig. Kasi nangyayari ko minsan sa ating prayer, ako, true life sa ating lahat, di ba? Di ba? Kung minsan, lalo na tayo, pag nasa online tayo, parang nakikinig na lang tayo sa prayer. No? So pag tayo nagpe-pray, hindi natin, ang intention natin, hindi para marinig ng tao, para tayo mag-agree. Amen. Gusto natin yung prayer nating madala ng mga angels, makarating sa doon, sa kalagitan. Actually, ang ating Panginoon is our intercessor. Now, bakit tayo may prayer online? Ano po mga kapatid, we need to be radical. We need to be bold. Bago sinasabi itong radical and be bold, maging matapang. Kasi sa social media, lantaran yung kasalanan. Sa mga nangyayari, sa youth, mga pinapakita, no? Sa buong mundo ang pinakamalaking industriya, pinakamalaking business, pornography. Kuminsan 6 years old, 5 years old exposed na sila diyan. Now, papayag ba tayo na sila lang ang mangangalandakan sa kanilang mga pinopromote na kasalanan, na karumihan na papunta sa impyerno? Kaya tayo po nagpe-pray to encourage people to pray. Amen. Nananalangin tayo, pinagpe-pray ang bawat isa. Kaya tumatatag po, tumitindi yung ating mga panalangin. Pagsama-sama tayo. Alam mo, nasa church tayo. No? Kung pwede ka namang lumuhod, lumuhod ka. Amen. Pag tayo nagpe-pray, hindi tayo nakaganon. Amen. Pag nagpe-pray talaga tayo. Kasi kung isang pa, may mga prayer time, nakaganon sila. O kaya nakaganon. O kaya nakaganon. Pag prayer. Amen. Nakikita ko ito, nangyayari ito sa marami mga churches. Nagpe-pray sila, prayer yan, pero yung cellphone, kaya nakaganon sila. Ano klaseng prayer yan? No. Hindi ba may bless si God pag ganun tayo? Yung talagang, sabi ng mga kamakailan, when you obey with the right heart. Nagpe-pray na nga tayo, mag-pray tayo, pag-upusayan natin. No? Pag nakinig naman tayo ng word, talagang interesado ka. Kasi hindi ko word to, salita ng Panginoon. Mga kapatid ko, kaya nga po, ganito po akong magsalita sapagkat gusto kong makakorek yung ating attitude. Pwede kasi tayong maging over-familiar. Darating ka, hindi ka nakabihis, di ba? E ngayon, sa aming pong lugar, excuse, okay yung nakatsinelas kasi bumabaha sa aming kalsada. No? Pero hanggat maaari talaga, ang kadate mo si God, ka-appoint na dati ng Panginoon. Yung pang makikita mo, you see what we are doing right now, ano, is a manifestation of your expectation.
Alam mo, mataas ang expectation mo. May gustong gawin ng Lord. Gagawa kayo ng maayos, ng mabuti. No? Maging sa panalangin sa lahat ng ating ginagawa. Pag-uusahin natin. Amen? Kaya nga po, hindi tayo papayag na yung mga taga-salibutan lang ang gagamitin ng social media, ang Facebook, ang YouTube, ang digital platform na yan. So, huwag niyo dating pong i-misunderstood. Ay, ako hindi ko agresyon ginagawa dyan. Yung mga pa-prayer-prayer na yan sa Facebook, mga paluon-luhon, pa-prayer-prayer meeting. Halimbawa, mga pwede huwag tayong mag-judge. Ano? Ngayon, kung yung ginagawa, sabi nga, pagkita ng tao yun, sa tao ginagawa, sabi ni Jesus, tinanggap na sila ng gantimpala. Ngayon naman, kung talagang sincero ka, yung puso mo talaga ay parangalan ng Diyos. Amen? Kaya, yeah, noong una, kuminsan sa bahay, naiiya akong makita kong nakaluod sa bahay namin. Pero kuminsan, parang patago, di ba? Maganda naman yun. Pero sabi ko, bago may tatago ako yung nakaluod. Yun, nakikita ng mga anak ko na ako'y luluhod. Hindi, para ipakita. I want to encourage them. Lalo yung bunso namin si CJ. Kumbisa, nung bata pa yan, lalo nung bata yan, pag nagpipare ko, nakaluhod. O kaya naghahanda ng message, kumbisa, nakaluhod po ako, ginagawa niya akong slide. Pinababayaan ko lang siya. Nag-i-slide siya sa lugong ganoon. As I pray, o kaya, ito ko siya babawalan. Because, ang prayer kasi, kahit may istorbo sa labas, you still focus on God. Amen. You're so focused on God. So, bakit sinasabi ito, mga kapatid? Kasi may mga iba nagkakaroon ng wrong idea about prayer. Kasi bakit sinasabi ito, ang kulit ko, no? Kasi nga po, naging struggle ko ito. Ako, ata, kailangan nata, ganyan-ganyan. Sabi ko, sabi ng Bible. Pero si Jesus Christ nag-pray also in public. Nakita siya ng mga disciple. Nag-pray. That's public. Ang kanyang mga disciple, hindi lang 12, may mga nandoon, mga babae, sina Mary, Cleopas, no, mga tumutulong sa ministry niya. Kaya nang makita si Jesus nagpe-pray. At kumisan, pag nagpe-pray, pinaparinig. Kaya nasulat ni John. Narin siya nagpe-pray. Even John the Baptist pray. Kaya tinuruan sila mag-pray. So, siguro kung meron lang Facebook noon, YouTube noon, nakita natin yun. yung alam mo, na-satellite yun, na-video, no? Nakikita natin yung actual si Jesus nagpe-pray. Kaya may Bible eh. Public na rin yun. Anyway, kaya mga pad, I want to encourage you. Yung ating ginagawa sa morning watch, daily we are praying. Amen? There's nothing wrong about it. As long as we do it for the glory of God, not to be seen by men. Hindi para makita ng tao, kundi para marinig ng Diyos. Kaya pag tayo nagpe-pray, hindi para iparinig sa tao ang prayer. Ang prayer para marinig ng Diyos. Amen? At tayo naman po nasa online, pag may nagpe-pray, hindi tayo nakikilang ng prayer, but we agree. Yes, Lord. Yes, I agree. Opo, Lord, yung may sakit ito, yung may karamdamang ito. Gagaling siya in the name of Jesus. Engage tayo. Hindi yung tayo. Sandali lang naman po kasi ito eh. Hindi yung habang nagpe-pray ka, no? Kung ano-ano ginagawa natin, hindi ka na pala nagpe-pray, nakikilang ng prayer. Although kung minsan, may mga matindi talaga na kahit may mga ginagawa, kasama pa rin sa prayer. No? Nagpe-pray pa rin. So, I want to encourage you to really engage ourselves. Maging sa church. Pag Sunday, pag nag-worship, worship ka. Hindi ka nakaganoon na parang parisebo. Pag nasa church ka, nakaganyan ka. Ang pangit tingnan. Amen? Na nag-worship. Nakataas sa kami, nakaganoon ka. Akala mo, member ka ng Trinity. Ikaw yung fourth member of the Trinity. Parang Diyos ka na rin. At naghahanap na lang ng mali. Alam mo mga kapatid, sigurado makakahanap ka ng mali. Bakit? Sabi ng Bible, seek and you will find. Kaya hindi ka pwede makahanap ng mali. Bakit? Walang perfect. Kaya nandyan tayo, hindi maghanap ng mali, kundi hanapin ng Diyos. We will seek the face of God to be an encouragement, to be an inspiration. Amen? Sige po, palakpan natin si Lord. Hallelujah. Kaya nga po, ngayon, magpipray tayo. Ipipipray natin ang ating mga, ang ating pong mga prayer requests. Pangunahan tayo ni Ate Barbs. Now, we will engage. Sasama tayo sa prayer. Tutulong-tulong tayo. Magkakaisa tayo sa panalang. Amen? Hallelujah. So, tinatawag na po si Ate Barbs. Magpe-pray tayo para sa ating mga prayer requests. Maraming mga may sakit ngayon. Maraming mga may problema.
Maraming nabibigatan, maraming hindi makapagpatuloy sa buhay, maraming natrap. So please, let us agree in prayer. Hallelujah. Kung kayo po medyo inaantok tayo po tayo ngayon, alam ko po kung minsan na talagang pagod kayo, kung minsan gusto bang may nararamdaman kayo, kailangan din natin gumalaw. Amen? So, panig na po tayo, Ate Barbs, at pangunahan tayo ni Ate Barbs sa ating panalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Magkaisa po tayo sa panalangin. Sige po, sama-sama po tayong manalangin. Ipa-flash po sa screen yung pangalan ng ating mga ipapanalangin sa umaga nito. God is here in this place. Namagdama po natin ang presence ng Lord. Lord, we pray for Alvin Tayag, Panginoon, na maging successful po ang kanyang operation. Maging sa ating mga katawan po, pero thank you.